pick two movies na related sa subject. Yung unang-unang movie na napili ko is yung Tomorrowland na favorite ko talaga since napanood ko. Siguro na-release to mga 2017 if I am not mistaken. Tungkol to sa robotics tsaka advanced technology and short background. Yung conflict ng movie nagsimula siya sa isang machine na nagawa din naman ng tao na ayun, naging problema ng buong movie na hindi nila alam yun pala yun. Tapos meron tong another dimension, yung parang future. Tapos yung pangalawang movie naman, Transcendence, tungkol naman to sa very advanced artificial intelligence tsaka science din. Yung conflict naman dito, syempre yung gumagawa sila ng artificial intelligence gamit yung internet, mga computers, ina-upload ganun. Tapos merong mga society or association na ayaw talaga nila nung ginagawa ng mga scientist. So parang mga terorista sila na yun, nagkakagulo. And then meron akong sa dalawang movie, meron akong compile clips na doon mismo pinapakita yung part ng yung technology or kaya science na papanoorin natin. Unahin muna natin yung Tomorrowland. Good afternoon. Please step aboard the transport. The site is active. Please put on your head protection in order to prevent significant injury. Injury? In 10 seconds. So ayun po yung parang time machine na papunta dun sa another dimension na parang future. The nitrogen compartment, seeing as how the bus ride was kind of bumpy, and you know nitro. I could have used a hydrogen peroxide powered engine. Bell Labs tested that with their rocket belt, and I guess there were some issues with maneuverability, flight duration, and stuff. It's a jetpack. Obviously. He made this himself. Mostly. Just doesn't really, you know, technically. Fly. But if it did. Girl. I
This is a time bomb, stop sign, but not for long. What? Listen to me. The sphere is collapsing and you're in the line of fire. We need to go, or you will die. Stop! I'm stuck! But only temporarily. Take my hand. The moment you're free, I'll pull you clear. And stay behind me. Ready? Time machine. Alam naman natin na wala pa tayong, di pa natin kayang gawin yung time machine. And siguro in future, pero malayo pa. And pangalawa naman yung jetpack, instead na parang fire yung gamitin nila para sa fuel, ganun. Yung ginamit naman nila dito is hydrogen. So yung hydrogen yung parang naging ginawa nilang fuel as a power source nung mismong jetpack para lumipad. Pangatlo naman, yung floating train. It's either ano siya, magnet yung ginamit, or kaya naman parang sa mga plane yung mga aircraft na lumilipad. Sa magnet naman, kung magnet man siya, if ever na magnet, siguro sa ano, sa parang kinamit nila yung magnet sa repulsion, yung repulsion nun, pati yung attraction para lumipad yung or mag-float yung train. Parang meron kasing advanced na train sa China na ayun, no, parang lumulutang din yung train kasi ginagamitan siya ng magnet na sa ilalim yung parang daanan, meron siyang nakalagay ng magnet para sa repulsion, para umangat yung train. Tapos sa ilalim naman nun, yung sa attraction, para yung train keep in line lang siya, hindi siya lalagpas sa mismong daanan or yung railway, parang ganun. And then yung pang-apat naman, time bomb. So yun, parang in-stop na lang yung time. So tulad nung una, parang imposible pa yun magawa sa ngayon. Tapos, ayun, baka in future din. Sana. Tapos panglima naman yung wall magnet. Syempre, magnet lang yun. Eh, since mga robot kasi, metals, yun, na-attract yun. Then, tulad nga dun kay sa babae na na-stuck din sa wall kasi merong putol na kamay ng AI or I mean robot na nakalagay sa nakahawak pa rin sa kamay niya kaya na magnet din siya. Tapos nung naalis na nila ayun, nakaalis din sila. So hindi sila natamaan nung parang baril, yung improvised na baril. Next, transcendence. Ito naman sa Tomorrowland, nabuo naman yung society dito dun sa pagresolba nila nung problema na yun nga, yung machine kasi na yun, parang ginawa nila yun para ma-predict yung future. Pero ang nangyari, pinapaniwala nila yung mga tao na sa worst, tapos kapag naniwala yung mga tao, yun yung mangyayari. So yun, akala nila end of the world na sa Earth kasi yun yung pinapakita ng machine. Pero hindi naman talaga yun. Bale kung positive yung iniisip nyo, yun yung mangyayari. Tapos, ayun, since sa Tomorrowland kasi naubos na yung mga tao dun, wala nang masyadong tao, syempre, sa society na din yun. Nung na-discover nila, hindi nasira nila yung machine na yun, nag-start ulit mag-grow, tapos dumami na ulit yung mga tao. And then, naging civilized na ulit sila. Tapos nagre-recruit sila sa Earth ng mga future engineer, scientist na makakatulong sa kanila. The transcendence. Okay.
seen old faculty pictures of you. Good evening, Donald Buchanan. It knows me. Of course it does. DMV records, social media. Pin? Tell Agent Buchanan about yourself. I am Pin, a physically independent neural network invented by Dr. Will Castor. Can you prove that you are self-aware? That's a difficult question, Dr. Tagger. Can you prove that you are? Wait. Paul has been blind since birth. The nanotechnology targets the damaged cells and repairs and regenerates them. Why are you so afraid of this? No! Particles join the air currents, building themselves out of pollutants. Forests can be regrown. Water so pure, you can drink out of any river. This is your dream. Not merely to cure disease, but to heal the planet and build a better future for all of us. So, yun. Sa Transcendence naman, yung unang-unang clip is yung pinaril si Johnny Depp na... Kung nagtataka kayo anong technology doon, ano lang siya? Actually, yung bullet ng baril na tumama sa kanya, may polonium, which is parang lason, na kapag ka natamaan ka nun or pumasok din sa katawan mo, syempre, mamamatay ka kasi nag-i-emit yun ng radiation. Tapos yung radiation na yun, kinukuha niya yung mga electrons sa katawan mo na pag nadaanan, yun nga, kinukuha yung electrons ng mga dadaanan mo sa radiation. So, syempre, kapag kulang yung radiation, yung electron ng katawan mo, magiging ionized yung atom or more on positive siya. So, yung katawan mo mag-a-adjust, maghahanap ng paraan para maging neutral ulit siya. So, magbabond siya sa ibang chemicals. Magkakaroon siya ng chemical reactions. Bond siya sa ibang atoms. Tapos, ang mangyayari doon, syempre, mamamatay ka kasi iba naman yung chemical reaction na mangyayari doon. Yun yung kinamatay ni
Johnny Depp. Hindi yung baril mismo, pero yung radiation dun sa polonium. Yung polonium naman, na-discover siya ni Marie Curie dati. Ginagamit na yun sa pang-assassinate ng mga tao. Pangalawa naman, yung very advanced na artificial intelligence, yung computer. TIN, yung pinangalan nila dun. Ito naman, sinasabi nilang self-conscious to, unlike dun sa kung ano yung meron tayong computer ngayon na program lang. Ito, self-conscious, parang pag tinanong mo, parang may sarili siyang sagot. Parang tao lang, ganun. Very advanced. Tapos, yung pangatlo naman, yung may mga wire sa ulo ni Johnny Depp, yun yung ina-upload na yung movements or activity ng utak ni Johnny Depp, yung kung paano siya mag-isip. Tapos, pang apat naman yung nanotechnology, yung nagamot niya yung bulag. Ano kasi yun, inborn na yung pagiging bulag niya, nagamot pa din. Tapos yung isa, nag-regeneration, yung nabaril siya, tapos nag-regenerate agad yung sugat niya. Tapos yung puro pasa, na dapat mamamatay na, nabuhay pa din gamit yung nanotechnology. Yung nanotechnology na yon nakakonect yun sa internet kay Johnny Depp dun sa movie. Tapos, siya na yung nagko-control nun, hindi na kailangan ng tao. Tapos, yun nagamot na. Yung nanotechnology kasi, tinatarget nun yung mga cells na nasira, na nire-regenerate niya yung cell para mag-function siya sa kung ano talaga yung function nun. Tulad nung sa bulag, tinarget nun yung, syempre, yung mga cells yung sa may mga problema, yung may mga sakit, yung may sakit, tapos tinanggal, or inayos, ni-repair yung cell. Tapos, ayun, nakakita na ulit siya. Tapos, so ayun, so formation naman ng, yung impact naman niya sa society, meron doon yun nga, tulad ng sabi ko, may mga association, which is RIF, yung abbreviation niya na para siya dun sa mga anti advanced technology